patuloy sa ngayon ang isinasagawang pinakamalaking balikatan exercise sa pagitan ng pwersa ng Estados Unidos at Pilipinas na binubuo ng halos 9,000 sundalo at nasa daang-daang armored vehicles at mga aircrafts. Tampok sa mga pagsasanay na ito ang Patriot missiles ng Amerika na pinakaunang beses na dineploy sa Pilipinas, ang HIMARS na isang artillery rocket system at ang AH-64 Apache attack helicopter na isa sa pinakamalakas na attack helicopter sa buong mundo. Hindi naman magpapahuli sa ngayon ang Pilipinas dahil isinabak na rin ang bagong biling Black Hawk helicopters, ang bagong A-29 Super Tucano attack aircrafts, samantalang hindi pa isinama ang T-129 attack helicopters dahil sumasailalim pa ito sa evaluation ng Philippine Air Force. Ayon sa mga opisyal ng dalawang nasyon, isa itong malaking paghahanda at pagsubok ng kapabilidad ng militar sa mga isyong siguridad na kinakaharap ng mundo ngayon, ngunit hindi nagdalawang isip na sabihin ng isang opisyal ng Amerika ang security threat na pinapakita ng China sa Pilipinas. At habang patuloy ang military drills ng dalawang nasyon, may niluluto na naman ang Japan na bagong plano laban sa China, at kasama sa usapang ito ang Pilipinas at bansang India. Pinaplano na sa ngayon ng Japan ang gagawin itong pag-uusap kasama ang defense ministers at foreign ministers ng Pilipinas at India na nakatuon sa nangyayaring agresibong galaw ng China sa buong rehiyon na nagiging malaking banta sa seguridad ng mga katabi nitong nasyon. Sumang-ayon na rin umano si Pangulong Rodrigo Duterte sa planong ito dahil nag-usap na rin sila ni Prime Minister Fumio Kishida. At ito ang pinakaunang beses na isasagawa ng Japan at Pilipinas ang ganitong klase ng pagpupulong. Nakatakdang gawin ang pag-uusap ngayong Abril sa Tokyo, Japan at inaasahang pupunta doon si Defense Secretary Delphine Lorenzana pati na rin si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Maliban sa isyo ng seguridad na kinasasangkutan ng China, inaasahan din na pag-uusapan ng dalawang nasyon ang weapons export at handa umanong magbenta ang Japan sa Pilipinas ng kinakailangan nitong armas upang mas mapalakas pa ang ating militar. Naglaan na rin ang bansa ng halos $2.4 billion sa research and development ng kanilang mga ibibentang armas at inaasahan din na hindi magdadalawang isip ang Japan na ibenta ito sa Pilipinas. Matatanda na ang ating bansa, ang pinakaunang major buyer ng military equipment ng gawang Japan matapos tanggalin ang kanilang sanction sa pagbebenta ng armas noong 2014. Tatalakayin din sa meeting ang nangyaring ballistic missile launch ng North Korea na isa ding malaking security threat sa Indo-Pacific region dahil kayang abutin ng missile ang lahat ng nasyon sa kanlurang Asia. Ginagawa ng Japan ang lahat ng paraan upang pagkaisahin ang mga kaalyado nito laban sa China, lalo na't nakapokus na ngayon ang Amerika sa nangyayaring gulo sa Eastern Europe at sinusubukan ng bansa na punan ang nawalang presensya ng Estados Unidos.